You're the watching Showbiz Snob, your daily showbiz update. Angel Luxin, Melay Cantiveros, Kim Chu, pinakakasuhan ng libel sa tahasang pagsasabing magnanakaw si BBM at iba pang mga celebrities. Malaki talaga ang tiwala at pag-asa nila Angel Luxin, Kim Chu, Melay Cantiveros at ng iba pang celebrity na magwawagi sa pagkapangulo ang kanilang bet sa pagkapresidente na si VP Lenny Robredo. Kaya naman, walang pakundangan silang magsalita sa kanilang mga rally at isinisigaw pa na huwag boboto ng magnanakaw at sinungaling. Hindi man nila tahasang sinasabi na ang tinutukoy ay malinaw na si presumptive President Bongbong Marcos, ay halata naman na para dito ang mga tirada nila sa bawat salita na kanilang bibitawan. Matatandaan na nag-trending before si Melay Cantiveros matapos nitong magsalita na huwag iboboto ang magnanakaw at sinungaling sabay etos. Hindi dyan natapos ang mga negative campaigning ng mga celebrity na sumuporta kay Lenny dahil isa din si na Bianca Umali, ang Miss Universe na si Nakationa Gray at si Pia Wurstbach na matindi ang panghuhusga sa susunod na presidente ng Pilipinas. Kaya naman sigaw ng marami sa 31 million na bumoto kay BBM, dapat kasuhan ng libel ang mga ito at masampulan na maghain ang kanilang mga kaukulang ebidensya sa korte sa mga pinagsisisigaw nila at isinaksak sa utak ng maraming tao na ang matinding katunggali ni VP Lenny Robredo sa pagkapangulo na si BBM ay isang magnanakaw at sinungaling. Panawagan na mga bumoto kay BBM, it's about time na masampulan na ang mga artistang ito na halos araw-araw ay idikdik sa isip ng mga kabataan na ang susunod na presidente ng bansa ay hindi dapat igalang. Ayon sa maraming bumoto kay BBM, kung hindi makakasuhan ng libel ang mga ito at hindi matanggap ang pag-upo ni BBM bilang 17th president ng bansa, ay malayang mag-migrate na ang mga ito sa ibang bansa at doon na lamang manirahan dahil anila, hindi sila kailangan dito sa Pilipinas lalo na at magiging sanhi pa sila ng kaguluhan. Kung tutusin ay buong-buo ang karapatan ni Bongbong Marcos na kasuhan ng mga artistang ito. Pero pasalamat na nga lang ang mga artista na ito dahil hindi mapaghiganti ang bagong Pangulo ng Pilipinas. Bagkos ay nagpakumbaba pa ito at nag-welcome kahit paman ang tumiligsa sa kanya at ng lait sa administrasyon niya. Kung willing daw na makipagtulungan ang mga ito at ipakita ang galing sa bawat talento na meron, ay welcome na welcome ang mga ito upang makatulong sa pagpapaunlad ng bansang Pilipinas. Sana nga daw ay maging aral ito sa marami na ang pagsasalita ng matayog at panghuhusga ng kapwa ay hindi maganda dahil pwedeng sa iyo bumalik ang lahat ng masamang sinabi mo sa iyong kapwa. Lalo na at hindi mo siya ganoong personal na nakilala at nakasama. You cannot please everybody, yes. Someone will love you, yes. And someone will hate you.